sa dugano, sa Santo Niño, sa Tambo at sa Paklaran. Kasama na rin doon sa 2nd District, mula sa PF, sa San Antonio, sa Don Bosco, sa Bulwok, at iba pang mga lugar doon. Kaya naman ako'y tuwa-tuwa na sa loob lamang na may clip panahon, hindi ko na natapos yung aking termino bilang congressman ng Lone District ng panahon na yan, ng Paranaque. Agad ako kinilala na siya nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Paranaque. Ako'y papasalamat sa inyo sa kataong binigay sa akin. May kita niyo po yung mga proyekto natin. Pag kayo'y magpunta sa Paranaque National High School, apat na malalaking buildings ang nandun at hanggang ngayon. Ayon sa principal kanina, yung pa rin ang apat na pinakamalalaking proyekto na pinagawa doon sa Paranaque National High School. Doon sa amin sa 2nd District, meron pong isang elementary school na nauna. E napakaliit kumpara dito sa La Huerta Elementary School. Ang baba ng building, one story lamang, gawa sa kahoy. Pinagtulungan namin, nilagyan ko ng pondo, at ngayon, sana po makapasyal kayo doon po sa San Agustin Elementary School Mundo, na dating parte ng La Huerta. Ngayon, ang San Agustin Elementary School, ang tataas na mga 3-story, 4-story buildings, at ngayon kinikilala na isa sa pinakamodernong elementary school, hindi lamang sa Paranaque, kundi sa buong Metro Manila. Sana po mapasalan niyo yung San Agustin Elementary School. At bukod dyan, sinimulan natin po yung paglalagay ng bubong sa mga campus. Sinimulan natin sa Fort State Elementary, sa San Antonio, sa Dr. Arcadio Santos National High School. Sana makapasa din kayo doon. Doon kayo makakita ng bubong na ubod ng taas, ang puno nasa loob ng bubong. Kaya marami nagtatanong sa akin, Congressman, bakit ba binigyan mo halos ng grabing pansin ang mga public school sa Paranaque? Alam niyo kung bakit? Sapagkat si Roy Lugoles po, katulad ninyong mga bata, katulad ninyo, na produkto ng public school. Elementary public school ako, high school public school ako, doon po sa isang low-cost government housing project sa Quezon City. Galing kami ng Rumplo noon, nagsapa na rin yung mga magulang ko, punta kami rito, tumira sa isang low-cost project. Pero alam nyo, yung building namin, yung mga facilities namin doon, hindi katulad rito na ubod ng gaganda. Yung aming eskwelahan, mababa lang, tumutulo ang bubong. Yung mga desk namin, kung saan lang kinuha, hinap lang sa kung saan sa mga segunda mano ng mga desk. Kaya katakot-takot, nahirap ang dinaanan namin, mga estudyante doon, elementary at high school. Kaya sinabi ko sa akin sarili, na kung sakali ako'y mabigyan ng pagkakataon, at ako ngayon nabigyan ng pagkakataon na ma-elect na congressman, sinabi ko na lahat ay gagawin ko upang sa ganun ang kabataan ng Paranaque ay hindi daraan sa karanasang naranasan ko doon sa mga nakakaawang public school doon sa Locos Government Housing Project sa Quezon City. Kaya sunod-sunod po ang ating ginawa. May tatanong sa inyo, mga kabataan. Kayo ba nag-absent itong nakaraang mga 6 na taon? Hindi. Siguro meron, no? Alam niyo, ako ganun din. Nag-absent din ako, naamin ko. Nag-absent ako, minsan may magandang dahilan, minsan walang magandang dahilan. In other words, naglakwatsa ako. Pero nung ako mag-mature, na-realize ko na hindi maganda ang mag-absent. Kasi pag mag-absent kayo, sino ang mawawalan? Estudyante. Kasi hindi niyo matututuhan yung leksyon sa araw na yun. Kaya nagbago ko, pinilit ko na hindi na mag-absent at alam mo yung nangyari, gumanda ang grade ko. Bumusay ang grado ko. Sa high school, hanggang sa kolehiyo, at ang kagandahan pa, hanggang sa trabaho. At kayo na tutugtong na sa high school, yan ang parating isipin niyo importante, yung parating kayo present. At pag sa trabaho niyo, importante rin parati kayong present. Hindi kayo nag-absent. Pero hindi lang basta present. Hindi ba sa eskwelahan, may mga present pero hindi nakikinig.
nakataka lang. Importante, sa eskwelahan, kailangan present at kailangan sumasali kayo sa recitation, sa pag-uusap ng mga iba-ibang mga topic. Kaya alam nyo, yan ay dinala ko sa Kamara ng Representantes. Gusto kong sabihin sa inyo na si Roy Lugoles mula po nung mahalal bilang congressman, minsan hindi po nag-absent sa Kamara ng Representantes, 100% perfect attendance po ang record ng inyong congressman. Yan ang sinasabi ko para kayo ma-inspire, para maging halimbawa sa inyo. Mahirap gawin pero talagang pinilit ko na gawin. Pero wag lang basta present. Alam niyo, nung kailangan sa eskwela, nagpa-participate kayo. At yan ginawa ko rin sa kamera. Alam niyo, nung upo ako, ang ginawa ko, ang tama-tama, itong inyong tema. Tungo sa pagbabagong anyo ng lipunan. Ano ibig sabihin yan? Reforma. Reforma ng lipunan. Ang ginawa ko, pinag-aralan ko yung mga problema natin, mga isyo na ang laki ng impact, implikasyon sa ating kabuhayan. Halimbawa, tungkol sa police, public order, national defense, armed force of Philippines, budget natin, yung tamang paggamit ng budget, environment, kaligtasan, edukasyon, siyensya, transportasyon, enerhiya, at marami pa mga bagay. Kaya ginawa ni Roy Lugoles, sumama sa pagtalakay ng mga mahalagang issue na ito. Pagdating sa police, naging author ng Police Reform Law. Pagdating ng kalikasan, naging author ng Climate Change Act ng Pilipinas. Pagdating sa Armed ng Philippines, naging co-author ng AFP Modernization Law. At marami pang ibang mga bagay na napakalaga. Yung energy, halimbawa, alam nyo, nung meron ang panukala na i-activate yung Bataan Nuclear Power Plant, si Roy Lugoles po, isa sa tumayo at talagang kinontra itong panukala ito. Sapagkat sinabi ko sa nagpapanukala, yung Bataan Nuclear Power Plant na yan ay napakalapit sa Paranaque. Kung sakali magkaroon ng disgrasya, kawawa ang Metro Manila, kawawa ang Paranaque. Sa puti ang palad, napigil po namin ang pag-activate ng Bataan Nuclear Power Plant at siguro naman napatunayan na tama kami.